joining po. Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Isang non-practicing nurse na naging herbolario ang bisita po natin ngayong umaga na magbabahagi po ng kanyang magandang karanasan sa natural na gamutan. Kidney stones o bato sa bato ang nagpahirap po sa masipag na ama ng tahanan na si Edwin, na muntik nang mapagasto sa laser surgery dahil sa sobrang sakit na idinulot ng batong kumakayod sa kanyang tagiliran. Panoorin po natin. Ako po si Edwin Mirafuente, nakatira sa Pembo, Taguig. Ako po ay 51 years old at na-diagnose po na may kidney stone noong first week ng June 2024. Heavy eater ako dahil nga mabigat yung linya ng trabaho ko, tapos laging pagod. So kain ng kain, ang hilig kong kainin lagi, karne. Tapos malakas din ako sa soft drinks, mahilig sa mga maalat. Hindi ko nararamdaman na nag-accumulate na pala yung kidney stones hanggang sa isang araw na lang naramdaman ko na sumasakit na yung tagiliran ko. Nagpahinga muna ako, hindi muna ako nag-deliver. Pero the next day, mas sumasakit. Yung bang hindi ka mapakali, parang nag-i-stay lang yung sakit doon, hindi nawawala. Kasi meron na akong hypertensive crisis. Tumataas ang blood pressure ko ng 240 over 140. Kaya nagpunta kami ng ospital para ma-relieve yung pain. At dinayagnose nga ako na possible kidney stone at nag-request sila ng ultrasound. Ang paggalaw ng kidney stone mula sa kidney papuntang ureter ay sinasabing isa sa mga pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao. Tinatamaan po ng bato ang maraming ugat, lalo na kung ito ay malaki o matulis. Kung hindi mailalabas ng pasyente ang bato sa pamagitan po ng pag-ihi, may tatlong paraan sa Western medicine para basagin ang bato sa maliliit na bahagi. Una po ay sa pamagitan ng laser. Pangalawa ay sound waves. At pangatlo ay surgery, na lahat po ay kailangan ng malaking halaga. Paano nakatulong kay Edwin ang Healing Galing Way para matanggal ang kanyang kidney stones sa natural na paraan? Mamaya po ay babahagi niya mismo sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Healing Katanungan, papayuhan po natin ang mga nagtatanong tungkol sa kidney stones. At isang healing halamang binansagang stone breaker po ang itatampok natin sa ating Garden of E na kilala sa pangalang Sampa Sampalukan. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito magagamit para sa kidney stones at ang iba pa nitong healing powers. Kaya kung may aruy aray dahil sa bato at hanap po ninyo ang natural na gamutan, nasa tamang programa po kayo. Hatid namin ay mga kaalamang pangkalusugan upang kidney stones ay malunasan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang pwedeng inumin para sa kidney stones? Ang nanay ko po ay senior na. May nakita pong bato sa bato niya. Mga tanong tungkol sa bato ang sasagutin ni Dr. E. At kilalanin ang stone breaker na healing halaman mula sa Garden of E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Healing Galing! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera,
avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Healing, galing. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of Eve. Welcome po sa Garden of E. At sa umagang ito, ang ating tampok na healing halaman ay ang sampasampalukan o stone breaker. Tinatawag din pong seed underleaf dahil nasa ilalim ng dahon ang mga buto nito. Tinatawag din po itong chanca piedra o Spanish for stone breaker dahil ginagamit po na panlunas sa gallstones at kidney stones. Sinasabing nagtataglay po ito ng phytochemicals na may diuretic, antibacterial at antiviral properties. Ang sampasampalukan ay sinasabing alkaline kaya kinokontra po nito ang formation ng acidic stone sa katawan. Sa isang pag-aaral sa Brazil na kung saan ang 56 na pasyenteng may kidney stones ay pinainom ng isang tasa ng chanca piedra tea twice a day sa loob po ng 3 buwan, nakitang lumiit ang kidney stones ng 2/3 sa mga pasyente. Pinag-aaralan din po ang posibleng healing benefits pa nito para sa ulcer, high blood sugar, sa gout, sa mataas na uric acid, liver disease at hypertension. At ngayong umaga po ay gagawa tayo ng tsaa para sa mga gustong matulungan ng ating tampok na healing halaman para ma-expel at mapalambot ang bato sa apdo at bato sa kidneys. Ito po ang mga na-harvest ko na kanina na sampasampalukan dito sa ating garden. At alam niyo po ba na lumalaki ng ganito kahaba ang halamang sampasampalukan? Ito po ang pinakamalaki na na-harvest ko ngayong umaga sa ating garden. At sa sukat ng aking munting mga kamay ay 9 1/2 dangkal mula sa ugat hanggang sa dulo. So lumalaki po siya, no? At dumadami din ang kanyang mga buto na taglay. Ngayon, ang gagawin po natin para makapag-sample tayo ng iinumin ng mga may bato sa bato at bato sa apdo ay ang mga dahon ng ating na-harvest kanina, ang ating pong iboboil. Naglagay na po ako ng 4 na basong tubig dito sa ating takure at ito po ay pakukuluan natin ng isang tasa naman ng mga dahon ng ating sampasampalukan. Ganun po ang ratio. 1:4. Maaari pong inumin ito ng twice a day. Isa sa umaga, isa sa hapon or sa gabi. At itong gagawin po natin ay good for 2 days na. Ang iba po ay isinasama ang ugat ng halaman. Pero mas mapait po yun. Kaya dahon na muna ang ating gagamitin. Dapat po ay hinugasang mabuti ang mga dahon ng ating sampasampalukan. At sa malinis na tasa, susukatin po natin. Kailangan siksik po. Alright? So sa ganyang kadami ng sampasampalukan leaves, ay pwede na po nating i-boil ito sa 4 glasses of water. Papakuluan lang po natin. Luto na po ang ating pinakuluan na mga dahon ng sampasampalukan. May tsaa na po tayo. Ito po. At habang mainit, isasalin po natin. Light yellow ang kulay niya, ha? So, isang tasa po kada umaga, isang tasa rin sa gabi o sa hapon ang iinumin. Medyo mainit po kaya palamig-lamigin ng konti. At habang pinalalamig ko po, explain ko lang kung ano itong nasa maliit na platito na aking inipon. Para lang po makita ninyo yung itsura ng mga butil ng buto ng atin pong sampasampalukan. Yung iba ay nakadikit pa dun sa dahon niya na nasa ilalim po mismo ng leaves niyo makikita, no? At yan po mga buto na yan ang pwedeng itanim kung gusto ninyo na magpadami ng ating sampasampalukan para lagi kayong may supply sa inyong garden pag gusto ninyo maglaga at kung kailangan po, lalo na yung kulang sa budget, ano po. Tikman naman natin ang lasa ng ating tsaa galing sa sampasampalukan leaves.
Wala po siyang unpleasant na lasa. Parang herb lang na malinamnam ang kanyang pagkatsaa. At ito po ang ating masarap na tsaa ng tampok nating hiling halaman, ang sampasampalukan mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Tungkol sa mga problema sa bato po ang ating sasagutin sa dalawang magkasunod na tanong. Una ay ang kay Jerry Ferrer. Sabi ni Jerry, "Hi po, ano po ang pwedeng inumin para sa kidney stones?" Si Agnes Bautista naman, sabi niya, "Doktora, ang nanay ko po ay senior na. May nakita pong bato sa bato niya. Delikado po ba ito?" Kung maliit pa yan at kailan lamang na-find out, hindi naman delikado. Ang delikado ay yung lumalaki ng lumalaki na napabayaan, Agnes, kasi maaaring makasira ng kidneys mismo. Kung maagapan at mailabas ang mga bato na yan, ay hindi naman nakakapinsala ng husto doon sa ating kidneys. So, sa holistic approach, Jerry at Agnes, para sa ating natural na gamutan sa kidney stones, kombinasyon ng hydrating alkaline diet at ang ating mga hiling galing products. Ang hydrating alkaline diet ay nakakatulong para mas mabilis na ma-dissolve ang mga herbal supplements natin at para ma-distribute agad-agad at mapakinabangan ng ating system. Siyempre, hindi rin maalat dahil makakasama yon sa kondisyon ng kidneys na may mga bato na. Iiwasan din natin ang may anghang, no, na maaring magdulot din ng hindi magandang resulta sa kondisyon ng ating kidneys. Alright? So, masabaw, ang pag-inom ng maraming tubig, no, ay kailangan din po, at maraming makatas na prutas na walang asim. Ayan, kasi pag maasim, karaniwan na ang dinadaing naman ng mga pasyente natin na may kidney condition, nagkakabukil-bukil naman. Kaya, hydrating alkaline diet. Yan ang kalahating porsyento sa ating natural na gamutan. Ang other 50% ay ang ating mga hiling galing products at nangunguna dyan ang herbal calcutab. Ito nga po yung naririnig din ninyo na kapag may bukil, bukol, damukol ay nakakapagtunaw din ng mga bukol sa system. Lalo na po kung mas matigas pa sa bukol, mga bato-bato, anuman ang pinanggalingan nito, uric acid, calcium deposits, no, or yung mga sobrang alat sa ating kinakain, ay kayang i-dissolve ng ating herbal calcutabs na iinumin po 10 tabletas after meals 3 times a day kasabay ng ating holistic approach. At huwag niyo pong ibababa sa 10 tablets sa initial intake, no, para sa kidney stones. Para kasabay ng hydrating diet ay mabilis na mag-breakdown yung mga bato. Pero kapag properly hydrated, Jerry at Agnes, ang paglabas ng mga bato sa pagwiwi ay makikita agad in a matter of 2 days to 3 days pag properly hydrated. At para matuwa ang ating mga pasyente, ay maaari magwiwi sa orenola or sa tabo para masasala natin, no? Pag nasala natin, kahit malabo ang mata ni Mother Agnes, kakapain lang niya pagkatapos magwiwi, no, yung pansala, at may mga parang granules o mga crystals na makakapa. Pagka ganon, ibig sabihin ay nagfa-flushing na ng bato ang kidneys. Ganon din sa condition mo, Jerry, no? At pagka ganon na nagfa-flushing na, may nakikita na tayo mga buhangin sa pagwiwi, pwede na pong i-reduce ang intake ng herbal calcutabs from 10 tablets down to 6 tablets na lang. Pagbato po ang pinag-uusapan, ho. Pero pag bukil, bukol, damukol, tuloy-tuloy na tigsa 10 tabletas ng herbal calcutabs after meals, 3 times a day ang ating pag-inom. Huwag po kayong malilito doon. Okay? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, Jerry at Agnes, ay bato. Kaya pwedeng bawasan ang dose kapag ka nagfa-flushing na ng bato para matipid naman. At kailan ititigil ang pag-inom ng herbal calcutab? Kapag ka dumating ang 3 araw na sunod-sunod na wala nang lumalabas na buhangin, pwede na pong itigil ang pag-inom ng herbal calcutabs na ubos na po.
On the other hand, kung nakakaranas po ng pananakit sa affected area, parang may gumuguhit na nagagasgas ang kidneys, or para pong merong masakit na naipon dun sa bahagi na yon, idagdag nyo po ang pag-inom ng herbal serpentina tablet para sa inflammation, no? 6 to 10 tablets po ang pag-inom niyan after